maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung kayumanggi. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan! Season 3! Isa sa pinagmamalaki ng mga Dabawenyo ay ang kanilang masarap na durian. Ang durian ay tinaguri ang hari ng mga prutas. Kilala ito sa kakaiba nitong amoy at masarap na bunga. Smells like hell but tastes like heaven, sabi nga. Ngayong araw, mas palawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa durian. Kasama ang ating guest co-host na si Doc Lina Policarpio at ang ating guest na nagmula pa sa Davao City. Kilalanin natin siya sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc Lina, ngayong episode natin, papakilala ko sa'yo, nasa malayong lugar siya, pero pinagbigyan niya po tayo. At alam ko, Doc, na mahilig ka din sa durian. Kaya... Yes! Opo, kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin ang durian farming. Makakasama po natin ang President ng Durian Industry Association of Davao City at owner ng Belvis Farm, si Sir Emmanuel Belvis. Hello, sir! Hello po, good afternoon. Good afternoon, Mr. Belvis. We are so fortunate to meet the king of durian. The king of fruits, tama ba ang durian? So yes, dalawang king of all tropical fruits. Yon. So good afternoon po, Mr. Belvis, and welcome to our show. Siguro umpisahan na natin para makadami tayo ng topic. Sabi nga ni Miss Amy kanina, mahilig din ako sa durian. Ang favorite ko aside from the fruit is the durian shake, which I first tasted in a restaurant in Davao, because meron akong mga kasamahan dati sa Davao. Basta Davao ang trip, walang ibang pwedeng pumunta kundi ako in terms of technical support sa customer, kasi gusto kong kumain ng durian. And durian. Yes. So, Mr. Belvis, siguro share with us muna. Alam ko napakaraming varieties of durian, even in Thailand, Malaysia, in Indonesia, and the Philippines. Pero here in the country, ano po ang pinaka-popular na varieties natin? Here in the Philippines naman po, ang pinaka-popular is the Puyat variety, which is acceptable po, especially through export, export market. Yung mga ano naman po, yung second po is yung Duyaya, na nakikilala na din po. Tapos yung other varieties na popular sa local is the Rancilio, the B24, D101. Tapos, yun nga, yung mga oldies, mga gusto na matapang na lasa, gusto yung native. Tapos, unti-unti na din pumapasok ngayon yung mga from Thailand and Malaysia na mga Puang Mani, Musang King, Blackthorn, tapos yung mga Durian Gravelines, yung mga Red Durian na nagiging popular na din po. Pero, presently in the market, it's still Puyat po ang hinahanap po ng local at ng export market. What is it in the Puyat variety po na hinahanap ng ating mga customers, both locally and internationally? Ang Puyat kasi po, yung shelf life niya, mas mahaba siya compared to the other varieties. Tapos yung puno po niya ay medyo slightly resistant to phytophthora, isang major problem natin dito. Tapos yung pulp niya, bright yellow, very attractive po for export and local market. Then, ang isang din po yung taste niya, dahil malagkit kasi siya, yung texture niya maganda.
malagkit siya, tapos masarap siya. Tapos balance lang yung, hindi siya ganun katapang, hindi din siya ganun ka-flat yung lasa niya dito. Creamy. Exacto lang siya. In the middle lang siya ba? Opo. Oo. Yes, ako naman, Doc Lina. Kasi ano, pag sinabi natin durian, is nasa Davao. Talagang marami durian sa Davao. Ang tanong ko po, Sir Emmanuel, ano ba ang panahon na kailangan? Ano ba ang klase ng lupa na kailangan? Bakit nasa Davao ang karamihan ng durian po? Ang durian naman kasi po, very, ano siya, very, tawag nito, very brittle yung branches niya. Kaya number one talaga na kalaban ng durian is Baguio, typhoon. Kaya majority dito kasi sa Mindanao, kung may bagyo man, mahina lang, hangin lang, malakas na ulan. Hindi tulad sa Visayas at sa Luzon, may mga kilala akong nag-attempt ng magtanim ng durian, pero pag dinaanan ng bagyo, talagang nawa-wipe out yung farms nila. Yun yung isang nakikita ko. Actually, may mga kilala ko na nagtanim ng durian sa ilalim ng valley, maganda yung durian niya kahit hindi sa Mindanao. And yun nga, pag may plantation ka ng durian, dapat ang hanapin mo. Maganda yung lupa, maganda yung drainage, tapos yung climatic conditions, hindi dapat lumampas ng mga 800 meters above sea level. Hindi naman din pwedeng mas mababa sa 300 meters above sea level. Basta hindi yung malapit sa coastal dahil medyo sensitive kasi yung durian sa saline soils eh. Kaya yun yung mga nakikita ko. Ang pinaka-optimum talaga niya is equal distributed yung rainfall tapos around mga not more than 800 meters above sea level para maganda yung ano niya kuna. At very sensitive kasi siya sa dry periods eh. Yes po. Oo. Dok, na so, napaisip lang ako kung gano'ng kadaming tubig yung kailangan ng durian kasi sensitive daw siya dun sa dry na parang season ba? Opo. Sa pag-estimate lang po namin dito, at least hindi lumampas ng 1 week na walang ulan ang durian or else either mamatay or magkasakit siya. Once kasi magkasakit yung durian, minsan hindi mamumunga for the whole year. Maghihintay siya magre-recover ulit. Tapos may nabasa akong isang na at least daw 200 liters of water ang i-maintain daw niya per day. Parang Sir Manuel, ang nangyayari is talagang if you look at the geography ng Philippines, doon lang talaga sa Mindanao area magta-thrive ang durian. Kasi na-meet niya yung requirements in terms of the altitude, the humidity rainfall. Siguro, the rainfall, yung ganun. So ang swerte-swerte talaga ng Mindanao. And yung less typhoon, yun yung talaga ang talaga. Okay. So siguro puntahan natin yung discussion about yung pagtatanim. Paano kayo mag-uumpisa muna? Kung meron akong isang lupain, paano siya umpisahan from seedling hanggang lumaki po siya? First of all, tingnan mo muna yung lupa, yung area mo kung slightly sloping para madaling ma-drain yung water. Hindi naman yung mga waterlogged or mga swampy areas dahil isa din yung no-no for durians dahil ayaw niya ng waterlogged areas. Pag naanuhan kasi ng tubig yung durian ng mga 1 week, mamamatay talaga yan. Ayaw niya ng wet soils. Tapos yun nga, deep soils na well-drained, more or less mga clay loam na high in organic matter. Tapos yung pH around 5.5 to 6.5. Tapos yun nga, yung isang is at least flat or slightly sloping para hindi ka naman mahirapan sa mga farm operations mo. Tapos usually we plant the durian around mga rainy season. Tapos ilalagyan namin ng shade. Usually ang ginagawa namin dito pag nag-open kami ng mga new farms for durian, pinapaunahan namin ng bananas. At least mga 3 months na bananas. Tama-tama mga 4 feet na siya kataas. Medyo may shade na siya. Magiging nurse crop for the durian. And at least kung may mapauna ka ng saging, in 13 months, makaka-harvest ka na habang naghihintay ka sa durian. Dahil durian, around mga 4 years pa yan mamunga.
at least may cash crop ka na din. Tama-tama, mga 3 generations from there, you can slowly cut down your bananas and you can harvest na your durian around in the 4th to 5th year. O, parang intercropping din ba tawag dyan? Yung ba rin yun? Yes. Opo. 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 Saka parang ano, Doc Lina, halos pareho sa kakao. Kakao, mm-hmm, ganun din eh. Kailangan mo muna ng banana. May shading muna ng banana. Tapos, sa kapag ka nag-grow after 3rd generation, mag-bloom na rin siya. Mga 5 years. Sa durian is 4 years naman. 4 years, mag-start na siya magbunga. Pero around 6 years pa talaga yung economically viable yung harvest mo. 4 years, mga siguro may 2, 3 kang bunga per tree. Ang tikim na lang. Pero we advise na around mga 5 years pa na magpabunga talaga. Pag sinabi niyong 5 years, 6 years na mumunga na, kamukha ba nung nasa likod niyo ngayon yan? Ganun ba katanda? Ganyan ba kadami? Ito pong sa picture sa likod ko po, around mga ano na yan, mga, I think, that's mga around 15 years na. Wow, okay. 15 years. So, kung 4 years siya, 6 years, how tall po yung plant niyan? Kung 4 to 6 years, around mga ano yan, I think, 12 to 15 feet. Oh, mataas na rin pala. Opo. Mabilis naman po magtubo yung durian basta maganda lang yung ano, yung soil niyo, yung alaga niyo. Tapos yun yung ano din misconception ng iba na tulad ng ibang ano na plant and forget, ang durian talagang alagaan mo yan, dapat hindi siya nadadumuhan. Dapat pag mag-flush, mag-spray ka dahil uubusin siya ng mga insekto, yung mga ganyan na ano. Dapat pag tanim mo, alagaan mo talaga yan hanggang mamunga. Dok, asingit ko lang kasi nabanggit ni Sir yung mga insekto. Kaya napaisip ako, ano ba yung number one na kalaban ng durian? Saka paano niyo po ito nasusolusyonan? For the young bagong tanim pa na durian, usually ang mga kalaban mo lang dyan is kung hindi maganda yung drainage mo, makakaproblema ka talaga with Phytophthora root rot or the foliar blight. Tapos pag marami ka ng flush, ang first na kalaban mo din is the scarring beetle na pinakain nyo, ano, lalo na pag yung area mo madamo, yan, hindi mo talaga yung scarring beetle makontrol dahil doon yung titira sa damo. Eh. Sa gabi, pinakain nyo yung mga flush. Tapos another problem is may kaya-tawa na kami nocturnal beetle na nagbo-bore sa ilalim tapos kinakain yung roots. Usually, naglalagay kami ng insecticide for the roots or spray the roots para ma-maintain siya. That's just for the seedlings pa. Iba pa yung pest for the mature. Parang ang daming, ano, so maraming pest na dapat bantayan sa pagpapalaki pa lang nung durian. Opo, kailangan talagang alagaan yung durian. Hindi siya pwedeng plant and forget. Lalo na pag mamunga. Opo, Doc Lina, parang may nakita ko na madaling mapanis yung seedlings ng durian. Tama ba, Sir Manuel? What do you mean po madaling mapanis? Madaling masira? Parang sabi, Sir, ano, pag na-collect mo na yung seeds, kailangan in a few days itatanim mo na siya. Ah, the seeds, okay. Well, to germinate the seeds, kailangan ano, kanyari, kumain ka dito sa Davao, gusto mong dalhin sa Manila, ilagay mo lang sa ano, sa wet newspaper, huwag mo lang siyang ano, huwag mo ipadry dahil mabilis siya mag-dry. Pag nag-dry siya, namamatay siya. Pero pag ginalot mo yan ng newspaper na basa, unti-unting maglabas yung root niya, di doon mo na itanim. Yun yung ano, pero dapat talaga na, hindi naman siya tulad ng ibang seeds na pag mag-dry, mamamatay talaga siya. Mabilis siya mag-dry eh. Kung ma-maintain mo siya, tapos maglabas yung root niya, itanim mo na diretso. Sir, pag nagtatanim kayo from the seeds lagi, or pwede bang cutting itong durian? Ay, hindi po. If we do mass production of durian seedlings, ang ginagawa po namin, pag nag-harvest kami, pag nakuha na namin yung seeds, galing sa store ba namin or galing sa processing plant, pinipili namin yung mga bilog, yung mga puno na ano, usually it's from the native na variety or from the arancilio na variety. Then, hugasan namin yun dahil pag yung nga, napapanis siya, nasisira siya pag kinino na hugasan, nabubulok. Pag nahugasan namin yun, i-treat namin ng fungicide like mancozeb.
Then, inaano namin sa sodas or pardas. Pag mag-start na siya mag-germinate, ilalagay na namin dun sa, ano, sa seedling bag hanggang magtubo na siya. Pag nagtubo na siya, around siguro mga a month or two, pwede namin i-graph. I-graph na namin kung ano yung gusto namin na varieties. So, pag tatanim na, so nakasidling na tayo, itatanim na natin siya sa lupa. Gaano po kalalayo ang bawat isang seedling? For me, depends on the variety. May mga varieties kasi na malawak yung mga ano nila, yung mga canopy, like the Karaduntong or the Algon Fancy. Biyaya, malalapad talaga. I recommend mga 10x10. For the mga small canopies like the Puyat, pwede 8x8 na. Pwede din 10x10, mag-feet-cans ko. 8 feet? 8 meters? 8 meters ko. 8 meters? Can I say the numbers meters ko? 8x8 meters. Sabihin, palaki pala yung puno ng durian. Nga, ang laki ng ano niya, ang laki ng canopy. Opo. Ang laki ng sakop. So sir, halimbawa, meron tayo isang etnarya, ilang puno ang pwede na ilagay doon? For 10x10, I think 100. For 8x8, I think 126 or 128. Around ganyan. Okay. Tapos, isang klase lang po ba? Meron kayong isang farm na say 1 hectare. Isang klase lang dapat ng durian ang nakalagay dyan? Or is it advisable na maghalo? It depends on your market. Ah. Ako kasi, titingnan ko yung farm as a business. Pag nagtanim ka ng durian, kung kunyari, maliit lang yung land mo, gusto mo lang makatikim, di. Mas advisable na maraming ano, for pangkain mo lang. But if you look at it as a business, itanim mo yung mga varieties na, ano, na very marketable. Like, you can plant pool, puyat. E mas madali siyang i-manage dahil yung iba-ibang varieties din, iba-ibang ano din, maturity, yung days to mature, like the arancillo, 90 days lang, mga puyat, 140, mga nanam or mga sulit, umaabot ng mga 150 to 160. Kaya, tingnan mo din yung ano, dahil haba yung ano mo, yung harvest season mo eh, pag marami ka. Pero yun nga, mas mahirapan kang mag-market. But if you plant one variety lang, like puro puyat, at least yung puyat naman is tinatawag namin na self-compatible, mas madali siyang i-manage sa ano. Ano po, with Australia po, last year lang kami naka-ship. It is a collaboration between farmers, local farmers here in Davao, isang processor, balitatlong processors pala, Osiris Delicacies, the farmers, and Enseng Fruits. Parang nag-trial shipment kami. Tapos, may isang ang nakahanap talaga na market is yung vlogger natin na friend na si Insay Basic of Year of the Durian. Nakapasok doon. Tapos nag-try kami ng frozen whole fruit durians. And yung durian box, ang ginawa kasi ni Miss Lindsay, nagkwento siya anong saan galing yung durian, sino yung farmers behind the varieties na ano. Parang ganun pinackage niya at na-promote talaga yung Philippine durian doon. Same din with the US, ganun yung ginagawa niya. Pero yung sa US naman, durian pulp lang with seed, na frozen siya. So, grabe na pala yung export natin, no? Sir, dito sana sabi yung export, kinakaya naman ng supply natin ang demand. Actually, yung export natin, nag-e-start pa. Hopefully, in the following years, mas dadami pa yan. Tapos yung nga, inaayos na din namin with the Durian Association and the Department of Agriculture na unti-unti din namin ma-credit yung ibang durian farmers with good agricultural practice. Kailang nangyayari kasi iba't ibang standards ang ginagawa ng ibang farmers, hindi namin ma-standardize yung quality namin. And in the sense, in the terms din with the varieties, yung ibang farmers kasi iba-ibang varieties, kaya hindi tayo nakakakuha ng volume. Hopefully,
unti-unti natin ma-promote yung mga varieties na suitable for export para mas marami pa tayong ma-cater na ano, markets outside. Yes po. Ayun, para sa, naisip ko kasi yung sa supply and demand, pero iniisip ko din, sir, paano ba tayo nag-delegate? Importante ang pataba pagdating po sa ating mga pananim, no? Ito bang durian, nilalagyan din natin ang pataba yan? Of course, ang durian talaga, kailangan siyang lagyan ng aming cake. Tapos pag malapit na mag-flowering, mas mataas naman yung phosphorus na fertilizers na ilalagay namin. Tapos pag mag-fruit formation na, di, mag-start naman kami ng ano, calcium borate regimen namin before the flowering stage hanggang fruit formation. Tapos pag nag-fruit maturity na, high in potassium na mga foliar fertilizers and ano, patasin sa lupa ang nanagay namin. Then after that, magbalik naman siya ng vegetative stage. Yung nga, maintenance naman, organic matter, nitrogen, ano, tapos yun nga, nag-ano din kami ng gine-base din namin sa ano, sa soil tests and leaf tissue analysis ng ano, trees namin para more or less makuha mo yung tama na fertilizer. So meron kayong parang laboratory sa farm to test the soil, yung produce? Tinutulungan po kami ng Department of Agriculture doon sa Bureau of Soils po. Nagpapadala kami ng samples namin, samples. Tapos ina-assist naman kami nila na ano, at least with a minimal fee po. Nabanggit nyo kanina na meron kayong mga, ang dami nyong ginagamit bawat stage na fertilizer, na supplement for the trees and the plants. Meron na bang organic durian farming dito sa Pilipinas or sa ibang lugar din? I think early na, mga late 90s, meron akong friend, si Attorney Partoso, nagawa siya ng organic farm. Ang naging problem niya is mas mataas yung expense niya. Tapos yun nga, walang premium price naman ang nangyari. Di, parang ano, parang nauna kasi siya eh, hindi pa ganun ka ano, pero siguro kung gagawin yun ngayon, mas maganda yung ano. Pero, Hindi pa ready yung market. Oh, pero now, I think mas ready na. May ilang farmers naman na doing organic durian, pero for me, it depends on the variety din kasi dahil itong like the puyat is very hybrid kasi siya, grabe siya mamunga. I think you need very marami at mas maganda talaga yung soil mo na ano na maganda yung soil mo to have a good harvest with it. Ano, dahil yung durian kasi is very sensitive. Pag mali yung fertilization mo or kulang yung ano mo, magre-reflect talaga sa quality niya. Either premature yung ano niya or kulang yung bricks niya, hindi siya ganun katamis. Or minsan masyado fibrous siya. Yun nga. Nabanggit niyo, sir, na ang puyat maraming mamunga. So kung merong isang ektaryang durian farm, ilang kayang tonelada or ilang pirasong durian na maha-harvest natin? If it's the puyat variety. I have data here from the City Agriculture's office. Average production ng mga farmers dito, backyard farmers, is around 7.5 metric tons per hectare. Medyo mababa. If you compare that with the Thai farmers, kung nag-average sila ng 25 to 30 tons per hectare, ganun ka ano, I think. Layo, ang layo ng difference. Oo. Pero ibang variety ako naman. Ako yung average ko sa farm is around 15 tons eh. Pero umabot ako last time ng ano, I think 29 tons. Wow, so nakakasabay na tayo. Oh, nakakasabay na tayo dun sa record ng Thailand din. Pero for the backyard farmers na binabanggit nyo, na nakakaabot lang ng 7.5 metric tons, ano kaya yung ano yung pwede nilang tingnan na areas to improve their harvest? Nakikita ko po is kulang sila knowledge on fertilization and on
pest control. Lalo na sa ano din. Yung ibang farms din kasi, yung ang practice kasi dito sa Philippines sana is intercropping ng sobrang siksikan. Kaya naging problema is, yun nga, marami kang crops pero nagkukumpit yung dalawa. I think there would be, if the farmers are taught how to manage yung intercropping nila, mas makakabunga sila ng mas marami. Dahil nagkukumpit na eh, tapos low pa yung binibigay nila ng fertilizer, di ang nangyari, lesser yung nakaharvest nila. Yeah, tama. So dapat may alam natin ano yung maximum lang talaga na capacity of the land for intercropping and also the main crop natin na durian. So ano, I think in any business, yun yung ano eh, yun yung lesson. Meron ka lang threshold. Importante na handle ka sa operations. And of course, tinitingnan mo rin ano nangyayari and be strategic. Sabi mo nga, alin ba ang mas kikita ka, yung iyong ini-intercrop o yung durian. So maganda yung magandang tips yan para sa ating mga farmers also. Especially always look at your farm as a business po, hindi yung ano dahil yes. Pag ano talagang walang mangyayari sa iyo pag ano parang kung hahayaan mo lang siya, pero if you balance everything, syempre marami kang babayaran, marami kang ano, dapat continuous yung cash flow mo every year. Like us, we have durian. Tapos pagkatapos ng durian season, nagkakao naman, at least more or less yung cash flow namin, ano, continuous naman. Opo. Kaya nga, naiisip ko kasi pagka masyadong siksikan dun sa farm, nag-aagawan na ng nutrients yung ating mga pananim. Kaya opo, hindi rin sila lalaki ng maganda. Kaya opo, tama yun, priority, ano ba yung kikita ka? Mababawi mo yung puhunan mo. Tama po yun sa inyo, sir. Pero sir, puputulin ko muna ang ating usapan. Magbe-break po muna tayo pansamantala. Magbabalik po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Sir, maganda tong usapan natin. Medyo nakocompute na natin yung mga ratio-ratio and kung magkano ba at kung gano'ng kadami ang ating pwedeng anihin, no? Pero sir, meron pa rin mga diseases eh. Pagdating ng medyo malaki na ang ating mga puno, ano-ano po ba yun na nagiging sakit ng ating mga puno ng durian? Kapag lumaki naman yung durian, mas maraming sakit po ang ano. For the insect pest, meron tayong twig borer na yun yung biglang nalalanta na lang yung branch natin, may puod pala sa loob. Tapos pag namunga naman and flashing, yung psyllids and millibugs na sumisipsip yung mga branch, yung mga flash natin at yung mga fruitlets natin, yung mga durian hoppers. Tapos yun naman, pag namunga naman, malaki na yung bunga natin, yung fruit borer, yun yung isa sa pinaka-grabe na ano na pag hindi ka nag-spray, hindi mo na alagaan yung durian mo. Halos 100% wala kang ma-harvest or else. Puro uod yung durian mo. For the diseases naman, foliar blight, na yung mga dahon natin, bigla na lang nalalanta. And yung mga Phytophthora, patch canker, and fruit rot, yun yung mga main diseases talaga ng durian. Phytophthora, and yung fruit borer po. Bali, sa sinabi mo, sir, talagang sensitive ang pag-aalaga po sa ating durian. At pag parang malingat ka lang, parang pwedeng mawala ang iyong puhunan. Opo. Kailangan talagang ano, alagaan mo. At medyo malaki talaga yung ano, if you want to grow good quality fruits. Opo. Sir, bali, ilan ang tao na meron, bali, ilan ang tao nyo sa farm? Usually, ang ginagawa ko is ano, parang 2 hectares per one farmer, one worker ang ini-maintain ng isang ano, for maintenance. Eh, kung ano, pag nag-harvest doon ka magdadagdag ng tao, yun nga, kailangan niyang ano yun eh, dapat. Pero magtulong-tulong yan sila kung malaki yung area. May example, you have 10 hectares, at least you have 10 people, 10 to 4 people. Tapos, for the spraying, yun na. Tapos, to control this pest, you need to spray yung mga insecticides.
Especially pag may footlets ka na, protektahan mo yan every 15 days na spray. Tapos yung, para hindi naman ganun din yung mga, ano, mga pests, diseases mo na, ano, you need to prune your durians every, ano, every 3 months. Or kung as needed, kung may mga sprouts na lalabas. Tapos, pag bunga naman, you need fruit thinning para hindi naman masyadong sobrang dami yung fruits mo na mahihirapan naman yung puno. We usually maintain 60 to 80 fruits. Sa isang puno? Opo. Oh, 60 to 80 fruits? Uy, Dok Lina, ang dami pa dami na makuha ng durian. Dami nun. Pero that's okay for the really mature ano na durian tree. Yung mga 10 years na siguro yan. Oo, mga ganyan. Ganun na. Pero actually, sabi mo, kung meron ka mga century old po. Century na, old? Pero kayo yun yung ano, opo, yung halos 5 tao hindi po ma-ano. Hindi po ma-ano yung nagdala po ng around mga 600 to 800 fruits po. Wow! Po yung puno best yun. Yung ano nun, talagang inaakyat na yan, ano? Inaakyat na sa puno. Lalo yung 100-year-old tree nyo. Ay, pinapahulog na lang po yan. At hindi kaya nakyatin. Opo. Paano ba mag-harvest ng yun bunga ng durian? Ah, pag ang durian kasi, pag hinayaan mo siya, mahuhulog lang siya, nagpusa. Yun yung tinatawag na namin na pre-ripe o hinog sa puno. Mas malasa yan siya, yung lasa niya compared sa yung harvest mo. Yun nga lang nga, pag hindi namin harvestin, may isang peste pa kami na mas grabe sa lahat ng peste. Yung may dalawang paa na peste. Yung mga magganakaw. Yun na medyo nakakatakot talaga. Mahirap patayin yun. Pero sir, kasi parang sabi mo, mahuhulog lang yan sa puno. Tree ripe, mas masarap. Pero hindi ba yan delikado? Kunyari nagdadaan ka lang tapos mahulugan ka ng durian fruit? Usually naman, ano, ang majority niya nahuhulog around mga 4 a.m. Kung mataas siguro yung turbo pressure ng 3-4 a.m. Pero yun nga, ingat pa rin at ano, kaya yung mga tauhan ko, lahat may hard hat pag season ng harvest namin. Kaya, parang may construction din sa inyo, sir, pag ano, season ng harvest. Kailangan eh, at delikado. Opo. Bali, sir, may nakasalo naman doon. Ano ba, mahuhulog siya? Meron bang net? O diretso sa lupa? Kami naman po, depende po sa order ng ano na market namin. Meron kasi mga ibang ano, ibang market namin ang re-request sa amin pre-ripe durian. Di pag nahulog 'yan before 10 AM, dapat napadala namin lahat sa factory para ipack siya as frozen durian. So basically, yung mga tree ripe na durian would be for the local market? Actually, ang ginagawa po namin is pinifreeze namin, tapos binavacuum pack namin siya. That's ready na for ano for the export market. Or meron din kaming local market na pinapadala namin sa Manila. Mm-hmm. So the export market, basically po nakaano siya, yung mga frozen? Yes, we don't export the fruit. Ang problem din kasi, if you export the fruit, hindi ka sigurado anong laman niya. Hindi mo mag-guarantee na 100% masarap pa siya or matamis. Tapos, hindi ganun ka. Ano. But with the frozen na binuksan dito, maano namin yung quality alam mo, yung pangit. Alam mo anong laman, alam mo yung export. Separate na namin yung pangit. Akala ko, kasi pag nagpupunta po kami ng Davao, yung mga daan, di ba, meron mga trucks dyan, magbubukas kayo and then you eat the durian sa streets. Akala ko, yung pinupukpok nila na gano'n, ano lang, for show. So, meron pala yung ano, merong basis for that. Kung hulang na or hinog na, lalo na pag harvested. Pag nahulog po, minsan po, may ibang varieties kasi na pag nahulog, hinog na pwede kainin kagad. Yung iba po, pag nahulog, mas maganda pa kainin the next day. Parang ganyan. May mga varieties din na pag nahulog, mamayang tanghali, mag-crack na siya. Kaya medyo dapat alam mo anong variety at tinatanim mo para alam mo din paano mo siya i-market at paano mo siya kainin.
Miss Amy, parang ang pag-aalaga ng durian, ano no, napaka-meticulous mo dapat. Yes. And you have to be aware of the yung different features ng bawat variety. So, ang masasabi ko kay Sir Emmanuel is that ano siya, he's really very passionate about durian farming para tumagal siya dito sa ganitong industriya because ang dami niyong iniintindi from the pest, from the seedlings, hanggang paglaki, hanggang pag-harvest, and even pag-harvest, may tree ripe, meron pang pipitasin, ang dami talagang ano, dapat mong bantayan. Yung asawa ko nagpa-process ng durian, ako naman yung nagpapatubo. Ay, process. Oh. Pastillas. Gusto ko yan. Yes. yun naman ang favorite ko sa saka durian. Yema. Yung yema. Gusto ko rin yun. Meron ba kayo nun, sir? Ay, meron po. Durian yema, durian candy, durian jam. Pero yung main market po namin, frozen durian and durian. Frozen durian. Sir, maano lang ako, may iba lang ng konti ang tanong ko. Kasi with the pandemic, ang daming industriya na naapektuhan. How did it affect your business? Actually, for us po, ang laki pong change sa amin ng pandemic. Actually, yung sabi ng ano, when God closes a door, another door opens. Ang nangyari po sa amin ng pandemic, dahil pagdurian po kasi, our main market talaga is tourists coming to Davao. Yun yung market talaga namin. Ang nangyari ng pandemic, walang tourists. Walang ano, di ang nangyari sa amin dahil sa farm kasi, pwedeng pigilan, hindi tulad ng ibang business na close muna tayo para walang gastos. Sa farm kasi, hindi man alam ng puno ng pandemic. Di tuloy-tuloy yung pamumunga nila, di hanapan namin ng market. Di nung time ng pandemic, kami ng asawa ko, naghanap kami, di. Nag-try kami mag-online ng mga fruits, ng ano, di. Yung beauty man nag-move, nung off-season, di. Okay lang yun, nung konti lang nung bunga. Nung nag-season talaga, doon kami na problema dahil nag-harvest kami ng around 3 to 5 times a day. Paano namin wow. Mag-move yun? Ang galing. Kasi actually before this show, galing ako sa isang webinar and ang isang sinabi in terms of business resiliency is if you could go digital, talagang yun ang magiging sagot. So ang galing ng inyong naisip na nagpursigi kayo to look for markets outside of Davao. Tama yung sabi nyo tourist talaga yung market ng Davao before. Sabi ko nga, ako, pupunta ako dyan. Bago umuwi, di ba sa airport? Bago ka pa sumakay sa pre-boarding, bibili ka pa rin ng mga durian and durian, other products. So, ang galing, sir. Buti naman po. Salamat ako sa Diyos na binigyan kami ng ganun na mga partners po na sa buhay namin. And do you think after post-pandemic, continue pa rin yung ganyang business model? I think po because of this this pandemic, after this mas magiging wider na po yung yung market natin na ngayon na we have online and we have the markets outside of Davao. Pag bumalik yung tourist, meron pa rin tayong dahil actually hindi lang kasi yung produce namin sa farm ang minamarket namin, pati other farmers na walang capacity na magbenta, hinahanapan namin ng market. So, nakakatulong pa po kayo, sir, dun sa ating mga kasamahan na nagsisimula dun sa backyard, di ba? Yun yung maganda, nakapagbigay pa tayo ng opportunity para sa iba. Pero, sir, kasi hindi pwedeng matapos ang usapan natin na hindi natin madi-discuss to eh. Kasi kasama na talaga to sa durian. Sabi nila kasi yung amoy daw ng durian eh medyo kakaiba talaga. Ano po ba ang masasabi nyo dito bilang kayo ay farmer po ng durian? Ayun, amoy po, yun nga yung sinasabi ng iba, smells like hell and tastes like heaven. Ang smell actually is coming from the sulfur compounds na dahil mataas ang sulfur content ng durian naglalabas siya ng yun yung parang kakaibang amoy na parang garlicky na amoy niya. Pero naman yun, it is very healthy itong durian na ito. Kaya mataas yung mga antioxidants niya,
yung dietary fibers niya. Kaya pag kinain mo yan, talagang very wholesome for your body. Sir, sa'yo very wholesome, mataas ang antioxidant, fiber, ano pa, meron to ba? Nag-ano din siya ng yung mga malungkot na tao. Nakakaano siya ng depression dahil mataas yung tryptophan niya. Nakakataas ng serotonin level sa katawan, pati yung melatonin mo. Mas maganda yung tulog mo pag kumain ka ng durian. Tapos, may isa pang ano na very popular, especially with the Chinese yan, ano. Ano daw siya, may aphrodisiac effect yung durian. Kaya yun yung inaano din ng iba na pag kumain ng durian, yun nga yung nag-iinit daw. Meron ako mga friends kasi na sinasabi nila bawal daw isabay ang durian with beer ba yan? Kasi nga because of the init na nage-generate. Totoo ba yun? May ano kasi pag hypertensive ka kasi hindi maganda dahil may kilala akong sinabay niya yung durian at ano, isang hard liquor, talagang napasama siya. Dahil may hypertension na siya. Yun yung isang ano, pero may isang lumalabas din sa internet na hindi din daw maganda ang durian at soft drinks. Pero actually here in Davao, very popular yan, durian and soft drinks. Kaya pag kumakain ka kasi ng durian, parang you feel bloated. But when you drink soft drinks, nagbo-burp ka. Ighay ka. Oo, yun para ma-relieve yung ano mo. Yun lang ha, pag medyo may problema ka naman sa diabetes, hindi din maganda yung ano yung soft drinks at durian at mataas din yung sugar content ng durian kasi. Buti na lang, hindi ako diabetic kasi. Pero ngayon ko lang po nalaman na mataas ang sugar content ng durian. Oo nga. Ay sir, curious na tanong lang, ang durian ba ay pwedeng kainin kahit ilaw? Kasi ang langka, di ba parang niluluto nila yung langka? So, ginagawang ulam. Ang durian ba pwede? Actually, ang durian pwedeng gawing replacement for mga potatoes. Dahil ginagawa din namin yan sa ano, dahil gumagawa din kami ng konting farm tourism sa ano natin. Pag may bisita kami, nagsiserve kami ng durian curry, nilagang ano yan, langka with durian, ginataang durian, mga ganyan na no food. Pero actually, yung durian, pwede mo gawing durian chips. Kina-fry namin siya. Yung medyo hilaw lang, hindi siya hinog. Yung hilaw po na ano. Parang medyo mapunta na sa pag-hinog. May variety na, may certain maturity na ano, i-ano mo para for cooking. Pag sobrang hilaw naman siya, pwede mo din gawing pickles. Pwedeng gawing? Pickles. Ipipickle mo siya, pwede din siya. Na-amaze po ako sa ating usapan. Medyo tahimik ako eh. Kasi ina-absorb ko lang yung sinasabi ni sir. Kasi hindi po talaga mas madaldal ako. Nung kailan niya ako familiar sa durian eh. Mas ano ako sa pastillas na. okay. Pastillas na. Oo, may tanong ako sir. Kasi sabi mo kanina, parang 30% lang yung pinaka-pulp matawag dyan ang durian. Oo, dun sa total fruit. Meron na ba tayong mga pag-aaral na pwedeng paggamitan nung balat ng durian? Kasi sayang eh, sabi mo nga bulky eh. For the balat po, ginagawa ano, may nakita ko dito sa ano sa isang nagbebenta ng durian, ginagawa niyang firewood pa, pero pinapatuyo niya yung mga balat ng durian. For the other studies naman po, may kilala akong gumagawa ng paper. Tapos ginagawa din substrate for mushroom. Dahil pag nagtapon din kami sa farm ng mga balat ng durian, pag nabulok siya, ang daming mushroom lumalabas na yung nakakain. Kaya I think isang study din yan na pwedeng gawin ng ano. Ayan sir, bago tayo magtapos, meron ba kayong encouragement na pwedeng i-share sa ating mga kasamahan na gusto din po magsimula ng pag-durian? Ang ma-share ko lang po na always tingnan mo yung farm mo na ginagawa mo as a business na huwag mo lang anuhin na para makatulong din tayo sa mga kapwa natin dahil
pag hindi naman maayos yung pagdala natin ng farm natin, di, hindi tayo makaano ba makaproduce ng maayos, hindi natin makaproduce ng magandang quality durian. Yun lang po. Thank you po, sir, sa pagsama sa amin. Dok Lina! Maraming salamat ulit, Miss Amy. And sir, ako ay nagagalak na nakilala kita. Sabi nga ni Doc Dave, sikat ka dyan sa Davao because of your durian. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng durian. Alam natin na hindi ito madali, mukhang mahirap, pero kung talagang gusto mo yung ginagawa mo, magsasucceed ka, kamukha ni Mr. Belvis. And even with the pandemic, na-penetrate nila ang ibang markets na dati ay hindi nila siguro na naaabot, at because pursigido silang mapaunlad yung kanilang negosyo, nakapag-export pa sila during a pandemic. So, maraming salamat, sir, sa pag-share ninyo ng inyong karanasan sa pag-aalaga ng durian, at sana'y magsilbi nga itong inspirasyon sa iba pa nating mga farmers na ipagpatuloy ang pag-aalaga ng maayos ng kanilang mga alaga. Thank you po. Okay po. Maraming salamat din po sa ating mga manonood. Hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan.